Magandang araw. Halina, at gawin nating kapaki-pakinabang ang araw na ito sa tulong ng mga aralin na ating matututunan ngayon. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang wastong pag-aani at pagsasapamilihan ng mga halamang ornamental. Ang pagsasapamilihan ng mga halamang ornamental ay isang gawaing dapat alam ng mga mag-aaral tulad mo. Dapat malaman kung kailan maaaring ipagbili ang halamang ornamental. Iba't iba ang mga pagkakakilanlan sa mga halamang maaari ng ipagbili. Wastong paraan ng pag-aani ng halamang ornamental. Mahalaga ang wastong paraan ng pag-aani ng mga halaman upang madali itong maisapamilihan. Kailangan ng matyaga sa pagtatala ng bilang ng linggo o buwan sa simula ng pagtatanim hanggang sa ito ay maaaring anihin. Ang pag-aani ay maaaring isagawa sa sandaling maabot na nila ang tamang laki at dami ng dahon, kulay ng dahon at prutas. Ang pag-aani ng mga gulay o halaman ay isinasagawa habang sumasapit ang bukang liwayway, at habang ang panahon ay malamig-lamig pa. Ang tangkay ng mga bulaklak ay pinuputol sa tamang sukat at haba, pagkatapos ay agad na ilagay sa balde na may malinis na tubig upang tumagal ang buhay nito. Plano sa pagbebenta ng halamang ornamental. Bawat gawain, kailangan ng masusing pagpaplano ng mga ito. Nararapat na nakatala ang mga layunin, kagamitan at tiyak na mga hakbang upang maging gabay sa paggawa kung ito ay masusunod ng wasto. Ito ay upang makatiyak na magiging matagumpay ang proyekto at gawain. Ang plano ng gawain ay isang mabuting gabay upang makatiyak na magiging gabay sa paggawa, at upang makatiyak na magiging matagumpay ang gawain. Tingnan ang mga bahagi ng payak na plano sa pagbebenta ng halamang ornamental. Mga layunin. Ito ay nangangahulugan ng intensyon, adhikain, o ang mga bagay na nais gawin o isakatuparan ng isang tao o grupo. Titulo ng gawain. Dito din isusulat o ilalagay ang mga kagamitan o kasangkapang gagamitin. Pamamaraan. Ito ay tumutukoy sa mga hakbang o plano para makamit ang isang bagay o layunin. Pagbebenta ng halamang ornamental. May dalawang paraan ng pagbebenta ng halamang ornamental. Pakyawan. Ito ay kung saan ang halaman ay binibili ng maramihan. Tuwirang pagbili sa tingiang paraan. Ang mga halaman ay binibili ng paisa-isa ng mamimili. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga maliliit na naghahalaman. Sa pagtitinda o pagbebenta ng mga halamang ornamental ay may mga gabay na dapat sundin, maging malakihan o maliitan man ang gagawing pagbebenta. Dapat magbayad ng kaukulang buwis at kumuha ng lisensya o pahintulot sa pagtitinda. Kailangan ding panatilihin ang kalinisan sa lugar na pinagtitindahan. Laging tandaan ang mga sumusunod sa wastong pag-aani at pagsasapamilihan ng mga halamang ornamental. Ang halaga o presyo ng mga halamang ornamental ay ibinatay sa kanilang laki, uri, at haba ng pag-aalaga. Ipinagbibili ang halamang ornamental ng nakapaso o nakaplastik, at minsan sanga o tangkay. Mahalaga ang kaalaman sa pagtutuos upang malaman kung kumikita o nalulugi ang paghahalaman. Sa mga nag-aalaga ng halamang ornamental na namumulaklak at di namumulaklak, may mga palatandaan na titingnan kung ito ay maaari ng ipagbili. Kadalasan, ang mga ito ay matataas, malalago, at magaganda ang mga dahon. Ang tamang pagkuha ng mga bulaklak ay kung ito ay malapit ng bumuka at bumukadkad. Tinatanggal ang ibang dahon at tinatali sa isang malilim na lugar. Ang paglalagay sa mga timba na may tubig na malinis ay nagpapatagal ng kanilang kasariwaan.
Ang mga halamang ornamental ay hinahanay sa nursery ayon sa pangangailangan ng sikat ng araw. May mga halamang ornamental na nangangailangan ng sikat ng araw kaya ito ay inilalagay sa lugar na nasisikatan ng araw. Samantalang ang mga halamang hindi nangangailangan ay inilalagay naman sa medyo malilim na lugar. Mahalagang malaman ang mga tamang paraan ng pag-aani at sa pagsasapamilihan sa mga halamang ornamental. Dapat ding alamin ang mga halamang madaling maipagbili. Ang mga halamang ornamental lalo na ang mga namumulaklak ay maaaring ipagbili kung ito ay may bulaklak na. Maaaring mabili ang mga halamang may bulaklak sapagkat ito ay mapangakit sa mga mata. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.